sa special episode ng ngayong gabi with Jimmy B. Amendments sa revision. Yung amendments, piecemeal. Piecemeal change. Pero yung revision, overhauling. Federal. Pero yung amendment naman, actually, na-amendahan itong last legislature. As far as... Biggest problem of the Philippines? Corruption. Pride and joy of the Philippines? Land. Mawawala. At ngayon, nandyan ka na. Sa Facebook na nanonood sa amin, ito po ang pinakamalaking TV show na wala sa TV, ang Ngayong Gabi with Jimmy B! Alam niyo po, napakalaking blessing ng show na ito para sa amin. Sino ba naman kami? Kami naman ay napakamaliliit lamang ng mga player dito sa industriya na to. And yet, we have been able to guest some of the candidates no, for the elections 2022. May mga senador, may mga vice president, at merong mga presidential candidates. And tonight is no different. We are very lucky, very blessed na nandito po yung isa po sa mga paborito kong panoorin sa totoo lang. Kasi alam niyo naman po ako, law student lang naman po tayo, pero I am attracted to the lawyers who are running for public positions. Pero ito po, pinanis ho yung pagiging abogado namin dahil hindi lang po siya attorney, kundi doktorni. So, kilalanin po natin ang personal side ng isa sa mga hinahangaan kong kandidato na nagbibigay ilaw sa napakadaming national issues. Nandito po ngayon si President Jose or Joey Montemayor! Doktorni! Magandang gabi po. Thank you for being here. Magandang gabi po. Baka pagod na kayo sa kaiikot. Ito ba ay bago sa inyo? At I know that this is your first try at a position, at a government position. Actually, lawyer naman ako ng government for the past almost 13 years ano, as a lawyer of the Philippine Heart Center. Okay. Hindi na nabago sa akin ang public service. Tuloy-tuloy po. Kasi ang akala ng iba, ako ay private doctor lang as a cardiologist. Pero actually, at the same time, government lawyer din ako. Representing the Philippine Heart Center. Malaking bagay yun kasi sa totoo ho, yung mga katulad ninyo na nakapagsilbi na sa ganyan, you're familiar with the bureaucratic structure, no? At alam nyo na rin kung ano ang dapat ayusin. Kasi sa totoo naman, we do have something broken pa rin no, sa ating sistema. So speaking of which, hindi naman po seryoso itong show na to, pero siguro pasundot lang po ng ilang serious questions. No? Palagay niyo po ba ano bang pinakamalaking problema ng Pilipinas? Well, ang pinakamalaking problema ng Pilipinas na kung saan lahat ng problema nakadikit ang ating relasyon sa Diyos. No? Ang ating spiritual condition. I love that. Thank you. Opo. Kasi pag hindi maganda ang relasyon mo sa Diyos o wala kang relasyon sa Kanya, eh papasok na lahat. Corruption, criminality. Yes. No? Kasi nakalagay din sa salita ng Diyos, without God, no? Everything is impossible. But with God, nothing is impossible. Totoo. So, thank you. Thank you for saying that because alam nyo, ang hirap pag i-bring up ng topic ng Diyos, lalo na in this day and age na everything is politically incorrect. Parang kala nila ang separation of church and state is the separation of God and state. Eh, hindi naman. No? Yung religion lang. Pero, paano ho ba yun? Sa palagay nyo, how do you encourage godliness without infringing on the separation?
Well, ang separation of church and state, dalawa po yun eh, yung establishment of religion. At saka non-interference of the state no, sa religious affairs. Pero yung araw-araw natin buhay, no, hindi natin pwedeng extricate sa presence ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi sinabi ng Panginoon, for without me, you can do nothing. But with God, nothing is impossible. So even the affairs of the state ay nakabalot sa kapangyarihan ng Diyos. So imposible na mamuhay tayo ng maayos bilang bansa kung iiwalay natin sa Diyos. Ganon din sa pamilya natin. Kasi sa pamilya natin, pag tinanggal mo ang Panginoon, napaka-imposible na mabuhay nang wala siya. Bumabagsak talaga eh, no? Even as the smallest social unit, which is family, pag walang Diyos, hindi nagdadasal sabay, no? Mahilig po ba kayo sa musika? Well, ako po kasi singer ako sa church, no? I heard. At kayo ba yung mapapakanta namin? hanggang ano lang po ako. Karamihan sa church, evangelism, kasi bago ako mag-preach, eh usually ko, pinupuri ko po ang Panginoon. Sa mga debates na nakaraan, at ito, meron kayong parating na debate, ano, na malaki-laki sa SMNI. Sino po ang palagay ninyong worthy adversary ninyo, yung worthy na kalaban? Kasi sa totoo lang, kung sa talino lang at sa resume, pahaba po ng resume, parang wala yatang tumatapat sa resume ninyo. Kayo po ay ekonomista, lawyer, doctor, at kung ano-ano pa. Pero sino doon ang masarap ka banatan? Well, ang merong medyo may sense, yun talagang hindi minemorize, talagang makita mo, may meaning yung sinasabi. Si Lodi de Guzman. Ah, oo. Pero yung lahat. Ay, labor leader eh. Alam niya yung point. Hindi, tsaka talagang merong impact yung sinasabi niya. Meron eh. Kasi yung reality ng buhay, nare-reflect niya. Mm. Although extreme yung views niya, well, he's left eh. Opo, hindi po kagaya ng iba. Motherhood statements lang, ano. Parang binasa mo lang sa isang dyaryo, tapos minemorize mo. Mm-hmm. Wala po talaga. Pero si, well, I can say si Lodi de Guzman, is worth na, ano. Pwede. Opo, kaya lang yun nga, extreme lang. The talks about charter change have never left these debates mula nung panahon pa namin. And ang problema dyan sa charter change is nobody really itemizes. Ano ba babaguhin dyan? It's such a broad statement. Ano ba ang babaguhin sa charter? First of all, do you agree that kailangan baguhin ang 1987 Constitution? At pangalawa, ano po dito ang palagay ninyong dapat baguhin na? Dalawa po yan, ano? Amendments sa revision. Yes. No? Yung amendments, piecemeal change. Pero yung revision, overhauling. Federal. Pero yung amendment man, actually, na-amendahan itong last legislature as far as foreign ownership. Yes. Pero yung to change from unitary, to change from presidential to parliamentary. Parliamentary. No? Or, again, a radical one, federalism. Oh. Ano na yan? Revision na yan. Revision na. Overhauling. Do you believe in that? Well, hindi pa tayo handa, no? Pero it is good considering that. Mm-hmm. Pero at this point, hindi pa nga natin na-exhaust yung benefit out of our 1987 Constitution. Yes. Of course, yung iba dyan, outdated na, no? Pero karamihan, mga 95%, okay pa naman. Okay pa naman. But what do you think about na, ito personal belief ko na lang po to. Ang hirap nung may dalawang bahay eh. No, na lower house tsaka upper. Ako po, based sa aking experience lang, sa gobyerno, dun kami hirap eh. Kasi parang ang bagal magkaroon tuloy ng effective change, no? O, kayo ba, do you feel differently sa dalawang bahay? Well, when we consider parliamentary, emerge na lang. At saka madaling kumuha ng executive dyan out of the legislature.
i-merge yung house tapos ano. O kaya ang gawin, elementaryo. Regional na lang ano. Yun. Mga set. Pagkatapos, out of that, pwede kang kumuha ng mga executive in a parliamentary form of government. Yes. It is worth considering. Ano? Pwede. Maganda rin. No? Kasi itong ang problema ng meron kang lower house tsaka meron kang senatorial, palaging hindi nagka-gusto ng house, pero tatanggalin sa Senate, o kaya pag nagkaroon ng bicameral, iba na. Yun, iba sa bicameral nagkakadalihan eh. Kasi merong horse trading dyan. Alam mo, may kanya-kanyang interest, may kanya-kanyang ano, gusto. Yes. So, doon nasasacrifice ang national interest. Yeah, that's what I think. That's what I think too. Pero of course, tayo po ay karaniwang tao lamang. So, hindi ko alam kung ano makakabuti sa atin. Maiba po, sa personal life lang po, kamusta naman ang inyong pamilya? Hindi ba kayo nagsasuffer ang relationship niyo dahil sa inyong national campaign? Mahirap yan yun. Hindi po, ang miss ko sanay na sa akin kasi pag kunyari, nag-o-opera kami, no? Minsan tumatagal kami, gabi-gabi, madaling araw. At saka lawyer din po ako, araw-araw may kaso ako. No? So, parang, kasi ako on and off, pagkatapos ko sa court, uwi muna ako, magla-lunch. Kasi nagla-lunch ako sa bahay. Tapos aalis ako, magtuturo, balik na naman ako. So, wala naman pong nagbago. No? Actually, sabi ko sa miss ko, pag presidente na ako, pangulo, mas madali. Kasi ngayon kasi doktor ako. Sa umaga, doktor, nag-angioplasty ako. Alas 10, nasa court ako. At paggabi, professor ako, hanggang 11 ng gabi. Ano, so, sa Zoom na lang? Ngayon? Ngayon po. Pero, pero dati talagang... Face-to-face classes. No? So, hirap na. Palipat-lipat po ako ng ano. Pero pag presidente nga, ang importante, delegation. Eh. Delegation. Dapat magaling ka mag-delegate. Ako ganun lang, ano ko, na mas madaling maging presidente. Kasi pag ano, tutok po eh, no? Tutok ka sa pasyente, nagagrabe, tapos yung isa naman na-issue ng warrant of arrest, paano mo ipe-prevent, ano? Yung paano ko magpiyansa. Mm-hmm. Minsan nakakulong na. O kaya, kasi criminal lawyer ako eh. Yung iba naman, ang kliyente mo na-rape. Mm-hmm. No? O kaya, siya naman ang ano? Rapist. ID muna kasi allegation lang. Tapos, cyber libel, cyber crime, kasi ako rin ang author dyan eh. So, you are always looking at the trees. Pero pag presidente ka, you are looking at the forest. Yes. So, someone should look at the trees. Yung mga cabinet secretaries mo. Correct. So, madali lang po, no? Ako, with God, nothing is impossible. Napakadali lang. Very interesting fact na nakikita po natin unti-unti sa mga interviews ninyo is your anti-vax stance. Now, lilinawin ko lang ha, ang dami nalilito sa anti-vax. Yung iba, anti dun sa mismong vaccine. Yung iba, anti sa mandatory imposition ng pagpapabakuna. Because sabi ng iba, it's an infringement of right to travel, right to their health. Ano po exactly ang definition ng pagiging anti-vax ninyo? Okay, hindi po ako, alam mo niyo po, doktor ako, ano? Hindi ako per se laban sa vaccination. Okay. Yan, malino kasi na yan, ha? Yung ibang may gusto, kunyari, pangarap, pagkapanganak mo, pangarap mo na ma-vaccinate, hindi kita pipigilan. Pero kung ayaw ng isang tao, wag ipo-force. Mm-hmm. Wag pipilitin either vaccine yan, gamot yan, operasyon yan. Kasi you are now impinging on constitutional freedoms and also our human rights as human beings. No? Yes. Our rights as human beings. So medical, pag if you offer vaccination, pero pag you are impinging already the legal aspect, pag pinipilit mo isang bagay. Mm-hmm. For example, kahit na sinabi pa namin sa pasyente, bypass, kailangan po kayo mabypass. Pero kung ayaw niya, huwag mo pipilitin. Tama. That is coercion. And also a violation of what we call informed consent. Mm-hmm. So, yun po, I am against coercion. Ang gray, ano? Very gray, at least for me, kasi
Tama yun, bakit mo pipilitin? Pero ano po masasabi nyo, let's say, sa establisamento na privado na pinagbabawalan pumasok ang isang hindi bakunado? Actually, yan ang basis ko sa filing ko ng TRO sa Supreme Court. Ano? Okay. Kasi yung no vax, no ride ng transportation at saka yung mga konseyal nag-file sila ng ordinance ano, regarding no vax, no ride, hindi pwedeng sumakay ang isang taong hindi pa nabakunahan. Mm. On the presumption na pag hindi ka nabakunahan, career ka. You, career ka o kaya magkakalat ka. Correct. When in fact, these studies are more ang contagious, yung infectious, ang mga tao na vaccinated. Ah. Opo. Mas contagious. Opo. Kasi kine-carry lang nila. Kasi pag nabakunahan ka, you are now carrying dalawa. Dead virus, attenuated virus, yung inactivated, mm-hmm. or spike proteins, which are all contagious. Pwede mong ilipat. Pwede mong ilipat. Pero yung isang tao... Hindi ka lang apektado, pero pwede mong ilipat. Tama. Well, pwedeng mabuhay din sa loob mo. Kaya may mga instances na nabakunahan pero namatay yung tao. Dahil nga nabuhay eh. Kasi tandaan natin, yung kagaya ng Sinovac, Sinopharm, they use what we call attenuated virus. Yes. Dalawa, yung sa dead virus, yung sa naman attenuated. Yung attenuated, inactivated mo lang. Mm-hmm. Na inactivate lang. Okay. That in a very ideal environment, pwede mabuhay yan. So, pwede kumalat sa katawan mo at pwede ka mag-infect. Kasi nga, inintroduce na sa'yo eh. So, hindi, kaya makakita tayo, yung iba namamatay dahil na allergic, ano? Pero yung iba naman, after mga 2 years, after 6 months, doon, nag-collapse. Tapos namatay. So, meaning, itong mga vaccines ngayon, hindi sila yung dating vaccines. Kagaya ng mumps, measles, tetanus, polio, oral polio vaccine. These are not the same vaccines. They are messenger RNA-based. Mm-hmm. Lalo-lalo na yung mga spike proteins, ano? Pwede mag-transfer from one person to another. Tandaan natin, ang mga viruses, eto naman, hindi mga organisms to. Uh-huh. These are particles. Yes. So, yan po, no? Ang argument ko, in all of the courts, marami, kagaya nun, 2 days ago, galing lang ako ng Angeles City. Mm-hmm. Last Monday, in-argue ko sa court na the presumption is wrong kasi ang presumption is that people who are unvaccinated cannot be allowed to travel. Why? Because they may be infectious. That is a wrong premise. The right premise is, no? When in fact, I gathered many evidence and studies also in UK and the United States that those who were vaccinated are the ones transferring the infection. Tingnan nyo sa China, 1 million na naman. Sa Korea, 150,000 a day. Sa London? These are people na vaccinated. O, di ba? So, very clear ang evidence that people who are vaccinated are the ones transferring. So, pero ayoko namang sabihin na yung mga vaccinated, wag silang i-allow. No? Hindi kasi naman din. Hindi naman din. That's the extreme. Kaya sabi ko, dun sa aking argument, we have to love all people, vaccinated or unvaccinated. Wow. So ang sinasabi po ni Doc Joey, para lang malinaw sa inyo, ha, hindi naman niya sinasabi na wag tayong magpabakuna, pero yung walang ebidensya na porke bakunado ka ay hindi ka magkakalat. As a matter of fact, ang sabi po ni Dr. Ni, baka mas nagkakalat pa ang bakunado. But are there studies that support that now na are published? Opo. Published. I can furnish you a lot of studies. No? UK, Germany, US. Meron pa, no? Wag na lang yan. Sa mga kaklasiko, 5 namatay eh. Yung unang namatay sa COVID, sa PGH, ano? Yung unang namatay sa COVID na doktor, kaklasiko. Kaklasiko siya. Sikat yun, no? Tsaka nagbabike yun. Yes, very young yan. Pediatric surgeon yun. Classmate ko mismo. Pero yung 2 or 3 sa kanila, namatay early, ano yan, nabakunahan na. Nabakunahan na. Ito, fully vaccinated na. May booster pa, pero namatay. So, ano explanation doon?
So, even with that kind of example, you cannot specifically say na yung unvaccinated ang nagkakalat at posibleng sila yung mamamatay. Hindi. Karamihan na namamatay kung gagawa ka talaga ng study, yung mga vaccinated. Eh, kung ganun po, siguro, just a last question on this topic. Kung ganun, at kayo ay kunyari pala rin maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ano po ang gagawin nyo bilang head ng IATF? Anong gagawin nating protocol? Okay, maganda po, ano? At saka, actually, ang question yan, hindi kung ako magiging Pangulo, kapag ako na ang Pangulo. Yan! Dapat ganyan eh. Pag kumukuha ka ng doktor, gagaya nung high school pa lang ako, kung magiging doktor, hindi sabi ko, kapag ako yung doktor na. Kasi sure yan eh. Kasi we depend on the Lord, ano? Ito po yung gagawin natin, no more IATF, no? Yan ang nagpapagulo, okay. Ano? Interagency Task Force. Yung task force, it means temporariness. Yes. So temporary lang yan. Yes. Ano yan, co-terminus, pag wala na si President Duterte, mawawala na yan. Wag na, DOH na lang. DOH, no, I will take over as also the DOH. Okay. For the meantime, no? Ang gagawin natin, dalawa, no? Dalawa lang, simple lang. Yung preventive aspect. I-boost natin ang immunity ng ating mga kababayan. Bigyan natin ng libre vitamins lahat. Paapawin natin ng vitamins. Mura lang naman yun. Pangalawa, yung mga emphasize natin yung nutrition. No, so these are preventive measures. Kailanman yung bakuna hindi naging preventive. Kasi nga hanggang ngayon nga million na ang nabakuna, wala pa tayong herd immunity. I mean, ang ibig sabihin artificial lang 'yan. Yes. Actually after 3 months wala nang effect yan, kaya may booster. So tsaka habang buhay ba tayo magbo-booster ano? 14 'yan eh. Ang pina-presume ng booster ano. Ang second yung mitigation. Ano 'yan? Increase natin yung salary ng mga nurses, yung nasa front, mga frontliners, doktor. Increase natin yung health equipments, ano? Tapos yung resources, budgetary resources. Kasi, alam nyo, mas marami pa yung sa infrastructure kaysa health eh. Well, the health of the nation is the wealth of the nation. Yes. Alam nyo po, yung mga checkpoint, hindi ko tatanggalin ang checkpoint, pero tatanggalin natin yung mga pulis dyan, tsaka militar. Sino lalagay natin sa checkpoint? Mga doktor. At saka mga nurses, ha? Pag nakita may lagnat, i-determine ano ba ang sanhi ng paglalagnat. Kung ang lagnat niya galing sa COVID, doon na lang natin confine, magkakaroon tayo ng maraming rooms or tents. Huwag na natin ilagay sa hospital, kasi sa hospital, mag-i-infect pa nang walang may COVID eh. Correct. May sakit sa puso. No, i-isolate talaga natin. At saka, lahat ng taong dadaan, bibigyan natin ng mga vitamins, no, increase natin immunity. Tsaka, we have to deal with people with compassion and care. Eh, ngayon, hindi. Meron pa nga namatay sa Florida Blanca. Nung ayaw paraanin, bumalik siya. Binaril niya. Namatay. Yung nagbabantay. Ganun ba? Opo. Ang karamihan ng dream na nangyari sa Pampanga. No, kasi, nakakasindak talaga, no? Imbis na awayin ng mga pulis natin, tsaka militar, ang kapwa Pilipino, ilagay natin sila, magbantay sila sa China. No, yung pagpasok ng mga insect dito. So, wala nang doktor, wala na pong pulis tsaka militar sa checkpoint. Gawin natin puro mga doktor na at tsaka mga nurses. Napakarami ko pong natututunan ngayon dito sa episode na to para ako nagwa-masteran. Kaya we will take a short break at sa pagbabalik kailanin naman natin yung personal side ni Dr. Nino. Kasi alam nyo naman, itong lahat ng mga tinatanong natin, natanong na rin sa kanyang mga ibang interview. Pero ano po ba ang tunay na puso ni Dr. ni Joey? Alamin natin sa pagbabalik ng pinakamalaking TV show na wala sa TV. Ang ngayong gabi, with Jimmy B!
natin si Dr. ni Joey Montemayor, ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas. At siya po ay tatanungin natin sa medyo personal naman na aspect ng kanyang buhay. Dr. ni, salamat ulit for being here. Anong edad po kayo una na in love? Gulatan niya. Ano po, mga... Siguro, 16. 16? Aba. Sa bagay, medyo average siya, no? Pero kayo po ba ay kinasal early or late? 29 na ako. Ah, 29 na. Oh, so, pero, nag-doktor muna kayo? Opo, doktor. Specialista. And happily married? Opo. Very much. Before we move on to this very small game, very short game lang naman po, you seem to me, sir, as a very wise man, no? Aside from being smart, kasi iba talaga yung maraming pinag-aralan tsaka marami ng pinagdaanan. Abogado kayo, ekonomista kayo, lawyer, doktor kayo. Pero sa lahat po siguro ng pinasok ninyo, meron kayong life lesson na maaaring ibahagi sa mga viewers namin. Kung kayo po ay merong mga 30 seconds or 1 minute to inspire our youth, ano po yung tingin nyong biggest life lesson ninyo na hanggang ngayon is still the guiding principle of Dr. ni Joey? Well, napakaganda... Saan ba yung camera? Dito? Ito? Napakaganda okay. Po, no? Alam nyo po, I have been with a lot of examinations, ano? Board top natural ko, paulit-ulit, no? Several times. Pero wala naman ako yung mga sufficienteng gamit, ano? Libro, wala naman. Pero meron akong natutunan nung high school ako as a Christian, ano? Yung Proverbs 3, 4, 5, and 6, no? Trust in the Lord with all your heart, and lean not unto thine own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Alam niyo po, dumadala tayo ng mga mabibigat na sitwasyon. Ako po, nung nag-aaral ako, actually, ang kalabang ko, mga sumakumlaude. No? Pero hindi naman ako nag-give up. Actually, madali lang lahat ng labanan kung kasama mo ang Diyos. Kagaya nito, tumatakbo akong presidente ng Pilipinas. Pero wala namang mahirap dyan kung ang Panginoon ang mangunguna sa iyo. Second, hindi natin mapipigilan yung mga kahirapan, challenges sa buhay. But just continue trusting God, no? Kahit na walang magsasabi may pag-asa ka, still, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng, yung iba, sometimes, ang tawag dyan, miracle, ano? Every day, I see miracle in our lives. No? In my life, in everything that I do as a doctor, as a lawyer, as an economist, professor, and author, ano? Maraming mga bagay na mahirap akong nakikita, pero pag sa Panginoon mo ilalaan, nothing is impossible, no? Meron ding verse sa Bible, like isang life verse ko, yung Psalms 127, unless the Lord will build the house, everything will be in vain. Unless the Lord watches over the city, everything will be in vain. Pag wala ang Panginoon sa buhay mo, lahat imposible. Pero pag kasama mo ang Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, you are more than a conqueror. Thank you, Dr. Ni. Very inspiring. Ako, personal lang. Sa palagay niyo, Doc, napaka-weird ng tanong na to. Pag tayo ay pumikit ng ating huling pikit, at pagdilat natin na sa langit tayo, palagay niyo ano makikita natin? Anong unang-una natin makikita? makikita natin ang Panginoon. Panginoong Jesus. Kasi siyang nagligtas sa ating kaluluwa. Ay nako, na-miss ko bigla daddy ko. Okay! Etong game natin ay tinatawag nating isang salita. Nauso po sa mga presidential interview yung magbibigay sila ng isang image at tatanungin ng kandidato ng one word to describe the image. Pero wala ho kaming budget pang image. Kaya, ang gagawin ko, ako po ay magbibigay ng kahit ano pong konsepto kay Dr. ni Joey at siya po ay tatanungin natin ng isang salita. It's very hard to be concise, especially if you're a smart man. Isang salita lang. Pero subukan natin.
At kilalanin lalo si Dr. Ni sa ating bagong laro na pinamagatang Isang Salita. Okay. Weird to, sir, ha? Pag ganun-ganun, kaya bahala na po kayo. May seryoso, merong hindi. Okay. One word. Millennials. Energetic. Ulam. Delicious. Catholic Church. Religion. Marawi. Siege. PRRD. Strongman. Lenny. Woman. Manny. Boxer. Ping. Senator. Isko. Mayor. BBM. Dictator son. One word, sir. Politician. Mahaba to. Ang pinakamatalinong politiko sa kasaysayan ng Pilipinas. Ninoy Aquino. Ninoy. Pinakabobo na politiko sa kasaysayan ng Pilipinas. None. Biggest problem of the Philippines. Corruption. Pride and joy of the Philippines. The land. Last na po. Last question. Your biggest wish for the Philippines. The glory of the Lord. One word. So, hirap ano? God. Maraming salamat, Dr. Joey. Nakita niyo naman yung bilis ng pag-iisip, no? Talagang naririnig ko yung mga makina umaandar eh. Okay, eto po, sa aming pagbabalik, sana lang, hindi niya pa alam eh, baka po, mapakanta natin si Dr. Ni. Dahil eto po ay musical show pa rin, kita niyo naman may mga instrumento. Kukumbinsihin lang po namin at sa pagbabalik, tingnan natin kung mapapakanta natin si Dr. Ni Joey Montemayor dito lang sa nag-iisang TV show na wala sa TV, ngayong gabi with Jimmy B! Portion of our very, very wonderful interview with Dr. Ni Joey Montemayor. We're so blessed to have him here. Ang dami nating natutunan tonight. Sa totoo lang, dati ko sinasabi, iba talaga pag abogado. Pero ngayon na-bless tayo, abogado na, doktor pa. At mukhang kami ay nagwagi because during the break, na-convince namin pakantayin, maiksi lang naman po, si Doc Joey. Doc, maraming salamat ulit sa pagpapaunlak ninyo. At meron ho kami mga maliliit lamang na gift. These are from very, very hardworking sponsors, no? Katulad ho namin, hindi naman mga big time, pero mga good time. Ito po, this is from Grazely.ph. They have very healthy mga cold cuts and wine. Red wine okay naman sa puso, Doc. Red wine drinker ako.
Ito naman po, Valley's Cheesecake, pang cheat day. These are our gifts for you, Doc. Thank you po. Thank you. Salamat. Thank you for being here. So, ready na po ba kayo sa inyong first musical debut dito sa Ngayong Gabi with Jimmy? Thank you po. Pero Doc, final message sa inyong mga voters ngayong, bago tayo magkantaan. Final message po sa inyong mga, sa ating voting population. Opo, maraming salamat po, no? At isang malaking pribileyo na maanihan dito. No? At these are abnormal times. Nasa pandemic pa rin po tayo, bagsak ang ekonomi natin. Bago po tayo magkakampiyan, magkakahati-hati, no? Ay ipanalangin muna po natin ang ating bansa, no? At i-dedicate natin sa Panginoon ang lahat. At pagkasama, pag inuna natin ang Panginoon, walang bagay na imposible. Ipag-pray po natin ang ating bansa na sana maluwalhati siya sa lahat ng bagay. Maraming salamat. Number 8 sa inyong balota, Doc Joey Montemayor. Okay, so ito po, kantahan na at kami po ay magpapaalam na rin. Maraming salamat sa inyong suporta dito sa pinakamalaking TV show na wala sa TV, ang Ngayong Gabi with Jimmy B. And now for his first song number on, ano ba to? On social media lang ba or ever? Is this your first song number sa publiko, sir? O hindi naman? Hindi naman. Hindi naman, okay, okay. So ito po, kakanta na po si Dr. ni Joey Montemayor. At kung kayo po ay medyo nakakaramdam ng pagkakapareho sa mga paniniwala na binigay ng ating presidential candidate, iboto nyo po, number 8, Doc Joey Montemayor. Ito na po, to sing one of the new songs na alam nyo naman ng lolo nyo, medyo hindi updated. Ikaw at ako, pero version ni President Montemayor. Kakanta ka rin. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging inihiling. At nung dumating ang ating panalangin, ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, liwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Laban pa! At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging inihiling. Pangako sa'yo na ika'y unahin at hindi tatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig na tinamagtatagal. At ngayon, nandiyan ka na, liwanag ang nadarama. Handa ko sa walang hanggan, wala asahin, di
ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon. God bless you all. Gabi with Jimmy B. Thank you very much for spending your night with us. Alam niyo po, merong isang awitin na gusto ko lang ialay sa inyo before this show ends, no? OPM. A song by a great OPM man by Bong Gabriel. Meron pong version din. Napakaganda ang side A. Beautiful rendition of this song. And the title of this song is Ang Aking Awitin. Pero ang nakakatawa dito, no, is pag nire-requesto sa mga bar, usually, they request for it na lalalala daw. Pa-request naman ng lalalala. So, ano ba yon, Joel, pag ganun? Lalalalalong? Lalalalalalong. Lalalalalalong. Pwede rin lalaland. Lalaland. So pag nakikita namin yan, it's a common joke. It's a common joke sa aming mga ganitong kind of music ang tinutugtog na ano ba itong lalala na to? Yun pala ang Aking Awitin by Bong Gabriel. Malalaman niyo po kung bakit lalalala ang request nila dito. Anyway, meron po kaming malalim na dahilan kung bakit gustong kantahin to ngayong season na ito. Kasi ako minsan, no, when things, no, when songs, when campaign seasons, or anything else gets complicated, pwede namang pasimplihan lang. Kunyari, nakakalimutan nyo na yung mga lyrics sa kanta, pwede namang mag-lalalala na lang. Lalalala. Sing, sing a song. Sing. Make it simple to last your whole life long. So ito po, ang isang napakagandang OPM, Ang Aking Awitin by Bong Gabriel, dito lang sa nag-iisang TV show na wala sa TV. Ang Ngayong Gabi with Jimmy B. La 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 la
nadarama. At kung ako'y lumipas at limot na, nawitin kong ito'y alaala pa. Awitin ang damdamin ko sa'yo maiiwan sa pagbulong ng hangin ng nakaraan. Sa pagbulong ng hangin ng nakaraan. Jimmy B, a song by Bong Gabriel. Pag nalilimutan niyo na po ang mga kailangan niyong gawin sa buhay, kanta lang kayo ng mga simpleng awitin katulad nito. At manood ng mga simpleng palatuntunan katulad ng Ngayong Gabi with Jimmy B. Everybody, stay safe, stay happy, and like me, stay yummy.